Okay, so today, tuturuan ko siya ng running form. So, alam mo na ba yung running? Yung running, isa siyang mabilis na movement, tapos combination siya ng butt kicks at saka ng high knees. So, una, mag-start muna tayo sa arm swing. Pag nag-arm swing, kailangan 90 degrees yung arms, tapos back and forth lang. Relax lang yung arms, relax lang yung shoulders. May back and forth lang. Sige nga, go mo nga. Masyadong stiff yung shoulders. Yan. Tapos next, dito tayo sa drills, high knees. So mag-high knees ka, so kailangan mataas yung tuhod hanggang dun sa marker. Tapos chat ka na lang pa. Good. Taas pa yung tuhod ah. O, isa pa, isa pa. So magle-left ako. So first sa base, dominant foot forward, tapos midsole. Kailangan comfortable yung distance ng feet mo para hindi ka ma-out of balance or hindi awkward yung shot. Next, yung sa shooting hand, kailangan yung elbow ay yung arms in line with the body. Tapos nakabend siya ng 90 degrees. Yung wrist wrinkled siya, fingers pointing upward. Fingers relaxed lang. Yung guide hand naman, or yun ang shooting hand, nasa side. Okay? So, bibigyan kita ng cues. Una, yung pocket, and then release. So, kapag nirelease mo siya, kailangan naka-extend yung elbows, tapos yung fingers nag-click. May wrist action, pointing down. Okay? Try natin. Okay. So yung guide hand kailangan nasa may forehead lang, tapos may mid para hindi nakaanap sa target. Pointers lang din, kailangan square yung shoulder sa basket. So hindi ka pwede na mag-cycle habang nag-basket, or hindi rin pwede yung nakaharap sa goal. Kailangan square sa basket. So this time, lagyan naman natin ang bent ng knees.
So ang piece ko is down and up. So kapag sinabi kong down, bend. Sinabi kong up, means. Ready? Down, up. Good. So try naman natin na may bola. Dapat naka-clip. Bend ka pa. Tapos mag-clip ko nga. Para yung power. Good. Last one. Tapos yung receiver naman, since mag-receive siya ng bola, kailangan ready yung position niya. So ito. Yan. Okay, pag nag-receive pa, ay pag nag-pass pala, kailangan mag-step forward, tapos extend arms. Pag nag-receive, ganun din, same thing. Mag-step forward, pero i-absorb agad yung pass. Okay, try nga natin yung chest pass. Pag chest pass, ang target mo, yung chest ng receiver. So ready? Go. Good. Kailangan extended siya. Naka-point ka sa chest ng passer. Or, one more time. Ready? Ika lang. Okay. So this time, try naman natin yung box pass. Box pass, kailangan 3/4 ng distance siya. Incorporate naman natin yung shooting, yung passing. Sa kayo natutunan niya na running form. So, ayun si Hannah. Tatakbo siya from center line to free throw line para mag-receive ng bola. Tapos, i-shoot niya yung bola. Okay?